Hallelujah. Glory to Jesus. Praise your holy name. Exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords. You are holy, holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Hallelujah. Salamat po aming Ama, salamat po o Diyos sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Kayo'y Diyos na banal. Wala kayong katulad, O Diyos. Sabi sa isang awit, the joy of all creation. Kayo ang kagalakan namin, Panginoon. Kayo ang kalakasan ng lahat. Kayo ang nagpapanatili sa inyong mga nilikha. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ko po, Panginoon, ang kaunawahan ay pagkaloob niyo sa amin, sa aming pag-aaral. Lalo namin kayong makilala. Ma-appreciate namin ang ginawa ninyo sa amin, O Diyos. Lalo kaming makasunod sa inyong mga kalooban.
Hallelujah. Sa inyo po lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya ninyo nga ito dyan. Ay, thank you, Lord. Ganda umaga po sa inyo. Ang Diyos ay mabuti. Amen ba? Unang Korinto chapter 2. Tuloy na po natin ang pagbasa mula sa verse 7 na po tayo. Unang Korinto chapter 2 mula verse 7. Sabi po rito. 1 Corinthians chapter 2 mula verse 7. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Maganda siguro, verse 6 muna. Kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga matatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungang ito'y hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungang ito ay hindi nauunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung nauunawaan nila, hindi sana nila pinako sa krus ang dakilang Panginoon. Hallelujah! Ang Panginoong Jesus, ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit, verse 10, ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito. Upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ipinangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Pinangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. O, dun muna tayo, medyo mahaba na yan. The wisdom of God, ang karunungan ng Diyos. Now, qualified yon. Karunungan na tinutukoy dito ay karunungan na nagdudulot ng kaalaman ng salita ng Diyos, pagkaunawa sa layunin ng Diyos. Hindi raw ito yung karunungan mula sa mundong ito. Hindi mo matututunan, hindi mo makukuha sa university. Marami akong kakilalang mga mangangaral na pagka nagsalita, ang akala mo ay nag-aral sa matataas na university, no? Nakapag-masteral, nakapag-doctorate. Pagka in-interview mo, elementary lang pala natapos. Naka-high school lang pala. Naka-first year lang pala sa kolehiyo. Pero kung magsalita sila, no? Kung sila ay mangaral, ay mamamangha ka sa karunungan. Tandaan ninyo, lahat ng bagay ay sa Diyos nang galing. Ito. At pagka ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo ang lahat ng bagay. Gusto kong pumunta rito sa bandang gitna. Dito tayo sa verse 11. Verse 11 muna tayo. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos,
maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu ng Diyos na ito, at ang espiritu na ito ng Diyos, ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Can you imagine this? No? Siyempre, minsan sinasabi natin, hindi nyo ako naiintindihan. Hindi nyo alam kung ano nasa loob ko. Hindi nyo alam kung anong iniisip ko. Tama nga, ikaw lang ang makakaunawa sa iniisip mo. Ikaw lang ang nakakaalam ng laman ng kalooban mo. Ngayon, sabi rito ni Apostol Pablo, ganun din naman, ang Holy Spirit ang nakakaalam ng iniisip ng Diyos. Paano mo maiintindihan ng Diyos? Kailangan malaman mo ang kaisipan niya. At ano nga ito eh, hindi lang ito yung knowledge from God, this is knowledge of God. No, kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa iniisip niya. Kayo nga, hindi nyo pwedeng ano eh, try nyo nga, pasukin nyo nga yung utak ko para malaman nyo kung ano nasa sa loob. Try mo nga, Josie. Merong mga iba nagpapanggap, nagsa-psychic, nababasa ko isip. O, sige nga, subukan nyo nga. Pinakamaganda, eh kung nasa sa loob ka. Pero hindi eh, pagka pumasok ka sa loob ng isip ng tao, ano makikita mo? May dugo dyan, may tubig, may utak dyan. Walang nakasulat dyan sa loob. Kasi yung information na nasa sa loob ng isip natin, hindi mga letra, hindi mga titik, walang mga naka-record, walang naka-file dyan ng mga papel na ano. No, it's a different environment. E lalo na pagkakaisipan ng Diyos. Paano mo malalaman ang kaisipan ng Diyos? Ang Diyos nga minsan, eh, yung mga salita niya, eh, malalalim. Pero ang buti ng ginawa ng Diyos, ano ginawa ng Diyos? Yung kanyang espiritu, inilagay niya sa loob natin. O, tingnan ninyo ito. Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos, ang tinanggap nating mga mananampalataya. Can you imagine this? Yung kaisipan ng Diyos ay pwede nating maunawaan, pwede nating malaman. Yung kanyang layunin, yung mga ginagawa ng Diyos para sa buhay natin. No, yung kanyang plano, hindi lang sa pang-araw-araw, kundi sa pangmalayuan, ay pwede mong maintindihan. Bakit? Yung espiritu mismo ng Diyos na nakakaalam sa kaisipan ng Diyos ay inilagay niya sa iyo. Ang nangyayari ngayon, yung communication ay both ways. Pumunta kayo sa aklat ng Roma. Meron mo ng isang aspeto dyan. Roma chapter 8. Natalakay na natin dati ito. Ito tayo sa verse 26. Roma chapter 8, verse 26 at 27. Romans 8, 26 to 27. Ganito po ang sabi rito. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu. Julie, tulungan mo si Ana. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. The line is connected. The line is complete. Ano yon? Nung tinanggap natin yung banal na Espiritu,
sa pananalangin, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para ma-translate yung nasa puso natin, nasa kaisipan natin, yung nasa kaibuturan ng ating pagkatao. Kagaya ng sabi ko dati sa inyo, minsan hindi mo na alam kung ano ang gusto mong banggitin sa pananalangin. Yung pagka yung lungkot na lungkot ka, bigat na bigat ka. Yung parang, Panginoon, hindi ko po alam, Lord. At ang banal na Espiritu na nanalangin para sa, ano nga yung tao, ano yung binabanggit rito? Pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Sa malalim na salin, tignan niyo kung anong term na ginamit rito. Roma chapter 8. Sabi rito, at ang nakasisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. 26. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi na isasaysay sa pananalita. Hibik. So, ang ginagawa ng banal na Espiritu ay sinasalamin yung nasa sa atin, yung mga nasa kalooban ng damdamin mo at kaisipan mo, at tinatranslate papunta sa Ama para makapag-pray tayo ng maayos. Ngayon, hindi pa tapos yon. Dahil ang banal na Espiritu, alam niya rin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pinag-iisa niya yon para yung nasa sa puso natin ay makonekta sa kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Parang ching. Kaya yung pananalangin natin ay hindi na lang mula sa kalooban natin, kundi it is a perfect prayer. Bakit? Nakalinya siya sa kalooban ng Diyos. Now, pagdating naman sa salita ng Panginoon, kung ano naman yung iniisip ng Diyos, kung ano yung nasa kalooban ng kanyang kaisipan, tinatranslate naman yon ng Holy Spirit papunta sa ating kaisipan para maintindihan natin. May mga tao na pagka walang paniniwala sa Panginoon, tandaan ninyo ha, matatanggap ang banal na Espiritu nung mga naniniwala sa Panginoon, nung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Pag hindi ka talaga sasampalataya sa Panginoon, di mo maiintindihan, ang gagawin mo, mangangatwiran ka ng mangangatwiran at maghahanap ka ng mga dahilan. Hindi mo tatanggapin kung ano yung sinasabi sa kasulatan. May mga tao na mga atheist, no? Mga agnostics, na ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Para sa kanila, yung mga sinusulat rito, ano yan? Kamangmangan yan? Ano? Walang logic yan. Kasi bakit ganito? Bakit nandyan? Kung talagang totoong may Diyos, ba't ganito? Kung talagang totoo yung ano, yung Arka ni Noe, di dapat sana ganito ang, no? Talagang hahanap ka ng dahilan kasi magiging walang kabuluhan sa iyo. Pero doon sa mga sumasampalataya sa Panginoon na nasa sa kanila ang banal na Espiritu, yung salita ng Diyos, paliwanag ng paliwanag sa iyo. It becomes clearer and clearer. Lalo kang, no, yung word na ginagamit ng iba, nag-rema sa akin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin yung parang, lalo mong naiintindihan, lalo mong nauunawaan yung salita ng Diyos. Ibinubuhos sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Listen, gaano kalalim yung pagkaunawa na ito? Kaisipan na ng Diyos mismo ito. Ngayon, atras tayo, tignan ninyo sa ano? Sa verse 9. Tignan ninyo sa verse 9. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Eye has not seen, ear has not heard, nor has it come to the imagination of man, yung mga bagay na hinahanda ng Diyos para sa atin. Period. Tapos, hindi na natin binabasa yung verse 10, kaya ang iniisip natin ay, kaya yung darat ng sa langit, hindi natin alam yon, no? Yung mga plano ng Diyos sa atin sa hinaharap, hindi natin naiintindihan yan. Wala pa nakakaano. Pero tignan nyo yung nakalagay sa verse 10. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Yung mga bagay na hindi kayang unawain noon, na inihanda ng Panginoon sa kalangitan man o sa hinaharap natin dito sa lupa, yung mga hindi pa naririnig noon, yung hindi raw pumasok sa isip ng tao, ay naiintindihan na natin ngayon, pinaunawa na ng Diyos sa atin ngayon. Bakit? Kasi raw ang banal na Espiritu, nalalaman niya yung kaisipan ng Diyos, yung mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Gusto niyong magkaroon ng mas malawak na kaunawaan sa salita ng Diyos? Bawasan natin ang panonood ng pinikula. Bawasan niyo ang pakikinig ng mga praise and worship songs. Now, don't misunderstand me, ha? At huwag kayong nood ng mga video na, kahit mga Christian video. Tumahimik kayo minsan. Magkaroon kayo ng panahon na nakikipagbulay-bulay kayo sa Diyos. Karoon kayo ng tinatawag na quiet time, na ikaw lang at ang Panginoon. Pwede kang magpuri sa Kanya, umawit sa Kanya. Huwag kang salita ng salita. Alalahanin mo lang yung Kanyang salita. Magtanong ka. Sabi mo, Panginoon, ito pong salita niyong ito. No, bulay-bulayin mo siya, balik-balikan mo siya. Yung mga mensahe sa iyo ng Panginoon dati, sino sa inyo mahilig sa ganito na lang. Mga, nung elementary kami, maagang pumasok ang mga elementary noon . At noon, wala naghahatid na mga magulang. Kanya-kanyang lakaran yan sa barangay. Hindi natin iniisip na delikado. Natatandaan nyo pa po ba yung mga panahon noon sa Pilipinas na hindi natin iniisip na delikado? Hinahayaan lang natin yung mga bata na maglakad. Kahit may mga tricycle noon, kahit nga madaling araw. Ganito nakakatawa. Pag nagkita-kita na yung mga magkakaklase, yung palabas kahapon, yun yung pinag-uusapan. Yung palabas kagabi, uy, natatanda, nakita mo ba? Grabe yung ginawa kay Annalisa, no? Nung tita niya. Hindi man lang naisip, pinagbintangan siya. Siya pa ang samantalang itong si darating naman yung isa. Alam mo, ang ganda rin nung pinanood ko, si Flor de Luna. Magkakontra, naabutan niyo ba yan? Naabutan niyo pa yun? Ba talagang alam niyo na kung anong edad kayo? Si Flor de Luna at saka si Annalisa. No, binago yan nung makabago na. Pinag-isa na lang, Ana Luna. No, para Tapos na yun, napanood na. Anong ginagawa nila nung kinabukasan na nagkukwentuhan? Mine-meditate nila. Binibigkas-bigkas nila. Ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari. Ganun ang gawin natin. I-recall natin sa isip natin. Halimbawa, yung mensahe ng Panginoon noong Linggo. Limbawa, yung mensahe ng Panginoon sa devotion na pinalakas Kanya, yun ang palagi mong isip-isipin sa buong maghapon. I-share nyo dun sa iba, ikwento nyo, i-post nyo, i-message mo sa iba, alam mo ba, ganito sinabi ng Panginoon, ganito, ganyan. At pagka yun ang palagi mong binubulay-bulay, ano ginagawa ng banal na Espiritu? He unlocks the secret things of God to you. Lalong lumalalim sa iyo yung mensahe ng Diyos. Lalo mong naiintindihan. Now, listen. Punta tayo sa Hebreo chapter 4. Verse 12. May nangyayari. Hindi lang yun nagkakaroon ka ng head knowledge na nadadagdagan yung pile mo ng Ayan, dami ko na alam. Hindi. Sabi rito, sapagkat buhay at mabisa, Hebreo chapter 4 verse 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkaiba ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Tumatagos raw yung salita ng Diyos, no, hanggang saan raw? Hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. The Word of God is living and active. Matalas, buhay. As you meditate on God's Word, the Holy Spirit instills this in you. Itinatatak ito ng banal na Espiritu sa iyo. Sa kaibuturan, hindi mo lang siya narinig, na itatatak siya sa kaisipan mo.
hindi mo lang siya narinig, hindi ka lang na-bless. Nagkakaroon ka ng malawak na kaunawan, ha, oo nga. Kaya yung mga bagay na para sa iba eh, hindi maintindihan sa'yo, tanggap na tanggap mo. Sa'yo, unawang-unawa mo, kagalakan mo. Hindi lang yon. Binabago ka ng salita ng Diyos. Binibigyan ka ng kapayapaan ng salita ng Diyos. Binibigyan ka ng pag-asa ng salita ng Diyos. At ang banal na Espiritu, kilos ng kilos, He is molding you. Ginagamit niya yan. May naririnig ka tungkol sa salita ng Diyos. At nagiging magaang sa iyo yon. Ah, oo. At naisusuko mo yung mga sinasabi sa salita ng Diyos na hindi dapat sa iyo. Ay, aalisin ko na yan. Sabi nga pala ng salita ng Diyos, no? May matinding conviction na dumating sa akin doon. At unti-unti ka nababago. Unti-unti ka nababago. Unti-unti ka sumasaya. Unti-unti ka nagkakaroon ng kapayapaan sa salita ng Diyos. Bandang huli, yung salita ng Diyos na intindihan mo na, yun ang buhay mo. Yun ang pagkain mo. You cannot do without it. Dati, okay lang sa'yo kahit na hindi masyadong ano, makapakinig ng salita ng Diyos. Oh, hindi ko kailangan. Alam nyo pa lalo na yung mga ayaw sa Panginoon pagka inaaya mo salita ng Diyos. Ah, sige, darating tayo dyan. Ah, sige, ano, hayaan nyo. Pagka may panahon ako, wala silang interes, walang kaunawaan. Ba't? Hindi nila naiintindihan yung kahalagahan. Hindi nila alam kung ano yung nawawala sa kanila pag wala sa kanila yung salita ng Diyos. Pero yung mga pinananahanan na Espiritu, yung nananampalataya sa Panginoon, the more they eat of God's Word, lalo silang lumalakas, lalo silang nagdi-desire, lalong nagiging mahalaga sa kanila yung salita ng Diyos. Sa Salmo chapter 1, mga awit, no? Salmo chapter 1. Ganito yung nangyayari sa'yo. Sa bagay, paano ka magkakaroon ng interes sa isang bagay na hindi mo naiintindihan? Try nyo nga magbasa ng mga Chinese books na walang drawing. Naku, wala akong interes dyan, hindi ko naiintindihan yan. Kaya yung mga taong wala sa Panginoon, huwag nyo na asahang magkaroon ng interes. Hindi naman nila naiintindihan yan eh. Ang ipanalangin natin, magkaroon muna sila ng pananampalataya sa Panginoon. That is how it starts. Salmo chapter 1, verse 2 tayo. O sige na, umpisa na sa verse 1. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ganun na nangyayari sa isang tao na naiintindihan yung salita ng Diyos. And the more you understand the word of the Lord, the more you become joyful, the more you desire it. Alam mo na eh, ito kailangan ko. Ito effective sa akin. Nitong nakaraang linggo eh, grabe yung ubo ko. Ngayon, may gamot na, gamot dito na ano eh, paypakwa na binigay sa akin ni Pastora. At dahil sa sobrang effective, hinahanap mo ngayon. Nasaan na yan? Nasa Lioin kami. Naghahanap kami. Saan ba makakabili rito ng paypakwa? Hanap. You seek after what works. Ang hinahanap mo ay yung effective. Ang hinahanap mo yung may bisa. At pagka ang banal na Espiritu ay kumilos sa'yo at nauunawaan mo yung kanyang salita, ah, maintindihan mo ito yung may bisa. Kaya hahanap-hanapin mo na ngayon. No, ninanasa mo na. You long more. You hunger more. At pinagbubulay-bulayan mo na yan, all of a sudden, hindi ka na ganung ka-excited sa championship game. Hindi ka na ganung ka-excited sa mga palabas sa TV. Hindi ka na ganung ka-excited sa iba't ibang mga bagay. Ang hinahanap mo na ay yung salita ng Diyos. Hindi ka na nga rin ganung ka-excited kumain eh. Hindi ka na basta matutukso, naiintindihan mo na yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Ang excitement mo na eh, salita ng Diyos. Hindi na ito kapaguran sa iyo. Kaya, mag-aaral na ulit yung salita ng Diyos, no? Excited ka na. Nandun ka, dumadalo ka sa gawain na may sigla. Malapit na yung salita ng Diyos. Malapit na. Ayan na, nakikinig ka ng buong sigla. It changes you. Once you understand it,
Pag naiintindihan mo yung wika, excited ka makipag-usap. Tayo mga taga-Taiwan, no, excited kayo makipag-usap pag kami alam kang salitang ano, Taiwanese o Chinese, Mandarin. Now, listen. Hindi lang ikaw ang excited makipag-usap sa mga nandito sa Taiwan. Sila rin, excited silang makipag-usap sa'yo. Lalo na pag alam nila na naiintindihan mo sila. Sa palengke, pagka naiintindihan nila, marunong ka makipagtawaran, makakamura ka talaga. Mga kapatid, naiintindihan ko yan. Subok ko yan dito, alam ko yan. Na pag alam mo yung wika, umiiba yung tingin nila sa iyo. Now, sa mga malalalim na bagay, tapos na po pala, sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Pag alam ng Panginoon na ang puso mo'y bukas, ang isip mo'y bukas, at naiintindihan mo yung sinasabi niya, dahil ang banal na espiritu ang ano nyo eh, ang middleman nyo eh, yung pinaka-middle ano nyo, yung telco nyo, ang banal na espiritu. Lalong magbubuhos sa iyo ang Panginoon ng mga impormasyon. Lalo kanyang, balikan natin yung ano, yung favorite verse natin sa John. O ako lang yata may favorite verse nun. John chapter 14 verse 21. Ati Ani, God bless po sa inyo. Talayin kayo ng Panginoon. Sa John chapter 14 verse 21, sabi rito, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Yung mga matatagal na nanonood ng devotion, alam nyo na yung palagi ko sinasabi sa inyo, it goes together. Love, faith, understanding, knowledge, it all goes together. Yung nagmamahal sa Panginoon, siya yung sumasampalataya, masunurin sa Panginoon yan. Yung sumusunod sa Panginoon, siya yung nananampalataya. Yung nananampalataya, siya yung nakakaunawa. Yung nakakaunawa, yun yung lumalaya. Ang lumalaya, yun yung nagkakaalam ng, nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. It works together, isang package yan. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. Mamahalin ko rin siya. At ano yung kasunod? At ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Pasensya na kayo sa overtime, ha? Basahin ko sa malalim na salin. Sa King James, sa English. John chapter 14. Verse 21. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Ipapahayag ng Diyos, yung ng Panginoong Jesus, yung sarili niya. I will manifest. Sa Tagalog, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Hindi na magiging mahirap sa iyo unawain yung salita ng Diyos. Hindi, actually, it will be a relationship. No? It will be a constant communication with the Lord. Tuloy natin bukas ito, yung mga ibang mga bagay pa tungkol sa kaunawaan ng tungkol na nanggagaling sa Panginoon. Knowledge from God, of God, through His Spirit. Banal na Espiritu. Na ibinibigay sa mga nananampalataya. Sino yung mga sumasampalataya? Yung mga sumusunod. Binibigay sa mga umiibig. Sino yung mga umiibig? Yung mga sumusunod. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa kaunawaan mula sa Espiritu. Lalo naming na-appreciate yung value, yung imperative na yung talagang pangangailangan namin sa banal na Espiritu. Na nung inilagay niyo siya sa amin, hindi lang siya tagatulong, hindi lang siya tagapagpatunay na kami inyong mga anak, naririyan pa ang banal na Espiritu sa amin para maintindihan ninyo yung maintindihan namin yung mensahe ninyo. Maunawaan namin yung kalooban nyo. Hindi kami mga anak nyo na ligaw, na nangangapa, hindi alam ko ano ang susunod na gagawin. No. Kami mga anak nyo na maliwanag ang kaisipan. Alam ko ano ang susunod. Alam kung kailan titigil. Alam kung kailan kikilos. Alam kung kailan mag-aantay. Salamat po, O Diyos. Lahat ng yan ay binigay ninyo sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin bukas itong pag-aaral na ito.
Mga kapatid, nais ko pong i-announce, huwag na po kayong mag-friend request sa akin. Ano na lang, isa na lang ang natitira ron. Pero hindi na po ako mag-a-accept ng mga friends sa Facebook. Pero wala namang problema yon. Pwede pa rin manood, mapanood yung devotion natin. Basta isi-share nyo lang kasi naka-public naman po iyan. At wala na rin pong magre-request na sasali sa online Bible school, Bible training natin. Close na po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.